Local chief executives and education supervisors can modify school hours due to extreme heat. Metro Manila Council President Mayor Francis Zamora says they may determine school time. He adds that mayors and school superintendents may also decide how many class shifts will be made. This comes amid confusion among students and parents whether LGUs can suspend classes due to high heat index. The Education Department announced the shift to distance learning today until tomorrow, April 16. And we will continue to monitor those announcements from DepEd kasi depende pa rin sa magiging weather. Eh. Yeah, and last week, we can remember na maraming mga days na nag-declare din ng online classes due because to of the heat. Extreme heat. Hindi kaya eh. Hindi talaga kaya. So, others naman, syempre, they're very worried. Parang, kasi before, nagsususpend lang tayo ng klase pag weather ang dahilan kapag malakas ang ulan, yeah, mga bagyo. Ngayon, kasama na yung extreme heat. Kaya di ba naglalabas na sila ngayon ng mga warnings din kung gano'ng kainit, yun yung mga po pwede nating mag-declare ng online classes. Pero ang difference ata this time kasi, pag heat, distance learning ang ginagawa nila. Yes. Pag bagyo, isususpend pa rin. Suspend talaga kasi may mga areas na talagang yung mga estudyante and the teaching personnel as well affected ng mga baha, di ba, pag-evacuate ng kanila mga areas. Eh yung ano kasi, yung extreme heat, kailangan kasi pag nagdi-distance learning, yung students nasa school, correct me now, yung teachers nasa school to facilitate yung distance, to coordinate with the students. Pero pag bagyo kasi, yung staff mismo ng school hindi pwede pumasok. So, yung iba naman, nagkakaroon din ng mga arguments like yung mga estudyante na, kunyari, ang school nila ay nasa, let's say, in Makati. Ay, oo. Pero nakatira sila sa, sabi mo na example to, sa Mandaluyong or other LGU, no? So, sinasabi ng mga estudyante, nagko-commute sila, nahihirapan sila, naiititan sila. So, dapat daw talaga uniform yung di ba nagka-issue? Pag-decide.